my dear, it's been a difficult year. And terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a loveless year, I'm a man of three fears. Integrity, faith, I tease. Trust me, darling. Trust me, darling. Look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. Wish I could erase. Mapapansin nyo, paalis na ang aming grupo at pupunta po kami sa Nueva Ecija, guys. So, kagaling lang namin sa SM North EDSA at dun po ang aming second stop. So, ang first stop po namin kanina ay sa Chowking, Bigaya po. So, ngayon guys, on the way na kami papunta sa Arco ng Malolos, Bulacan para natagpuin naman po ang iba pa naming mga kasamahan na mga taga Region 3 Chapter. Okay, balak nga pala namin maligo sa Nueva Ecija kung merong pwedeng paliguan. Sorry guys. So, kita-kits tayo guys. A few moments later. Samahan nyo kami sa aming adventure for today, guys. Pagpunta sa Nueva Ecija. So, tara guys. By the way, sa mga gustong sumali sa aming grupo, search nyo lang po sa Facebook page ang X-Tristic Riders 2020 para makasali po kayo at pakisagot na rin po ang mga katanungan, guys, para ma-approve po agad kayo at masali kayo sa aming group chat. O, malolos na tayo, guys. At hindi po talaga may iwasan na merong maaksidente o dumulas sa kalsada dahil tag-ulan. Katulad po ng aming kasamaan kanina, dumulas po siya sa pagsampa sa gutter. So, hindi naman po inaasahan, pero kasama po talaga yan sa pagiging rider, guys. So, doble ingat lang talaga, guys. Okay, so yun na sila, guys. Alright. So, iba pa. Iba pala yun. Sa mga pupunta nga pala sa papuntang Bulacan at saka iba pang lugar na park dito, ako nang po magsasabi sa inyo na may mga park po talaga na baha at hindi po natin maiiwasan yun. So alam nyo naman, meron po tayo kasing habagan, kaya talagang kasama ang baha. Pero kung ano, huwag nyo na pong ilusong kung hindi nyo naman po kaya. Kasi mahirap na rin isugal ang ating mga MC o ang ating mga motor. Kaya hindi kaya, guys, huwag pinitin. Pero katulad nito, nakikita nyo naman, maganda naman yung kalsada ngayon ang daanan. Yun nga lang, talagang medyo madulas kasi umulan at umulan pa sa sigurado. Pre, papagas ka? Papagas ka? Okay, sige sige. Ah, umulan.
Alright, so medyo mahamog. Dahil umaga pa. Hamog pa to, halika po. So, hamog naman siya guys. Dahil madaling araw pa. At maganda mumiyahin ng madaling araw guys. Alam nyo bakit? Walang traffic. Tapos, bukod pa doon, iwas sa checkpoint. Dahil ang kadalasan naman naglalatag ng mga checkpoint is around 5 a.m. to 6 a.m. Kaya may sobrang luwag kapag ganito mga oras. 1 hour later. Eh, pumasok na NLEX yun ah. Malupet pre. Alright guys, so yun yung aming kasamaan na dumulas kanina na nasabi sa inyo. So back ride muna siya ngayon guys. So guys, so dito na kami sa mismong arko ng Lolos Bulacan. So dito na rin kami magkakain muna guys. Alright, kasama ang aming tatay na si Tatay Albert. Ayun po siya. Siya po ay 64 years old na. Brother, kawin ka naman brother. Kawin ka naman. Alright guys, so dito na kami. Wala naman tama to. Importante ano ba sa side mirror? Eto guys. Habol na lang si Paolo. Ah, papunta na? Habol na lang daw. Habol na lang. Ay! Yan ako, malapit si tatag talaga. Mag-BMSIHA na naman. Gusto na malayuan. Ayaw na malapitan eh. Sorry, diyo na kasama sa Rizal. Ayos lang yun. Ito yung mga baler, Aurora. Ay, guys, makakalusot yata tayo ng Aurora, no? Ay, tignan. Wala checkpoint ngayon, may ulan eh. Tignan muna natin, ha, kay, ano, sa magiging road captain ngayon. Okay ka lang? Oh, kawin-kawin naman kayo dyan. So, kamusta naman ang bagong click? Maganda. Aboy, iyan ang pinakamalakas sa amin. Tignan mo naman, ilaw pa lang, malakas na. Welcome to your vlog. Aboy, nakagiring pa yan, no? Complete gift tayo, pare. Pati gloves ko, gamit eh. Energy power natin to. Ayan po, malakas pa mag-yosi yan si tatay. Ha? Hindi usok bili. Yan yung kumpare kong bukol. Chill lang tayo, chill. Dapat pala yung ginamit mo, yung akin na lang eh. Mas ma... May tuho dyan, pre. 2,000 years later. Alright guys, so ngayon nandito na tayo sa San Rafael, Bulacan. So ngayon, papunta na po tayo ng San Miguel at ng San Ildefonso ba yun? Tama. Tapos, after this, Gapan na. Tapos, Nueva Ecija na. So, ngayon, medyo nagpapagal na lang kami ngayon kasi total malapit-lapit na naman. So, hindi na kami masyado nagmamadali. Dahil after this, maaga-aga pa naman, maghanap kami ng maliliguan. So, sana meron kaming makita na maliliguan na part sa Nueva Ecija para sulit naman ang aming punta. Ang aming adventure for today, guys. So, stay tuned lang kayo sa aking YouTube channel, guys. At samahan kami sa aming mga pupuntahan
at magagandang lugar sa Nueva Ecija. Alright, so let's go, guys. 1 hour later. Alright, guys. So nag-stopover muna kami dito sa RD Motorcycle Parts. So yun po. So kung makikita nyo, guys, merong Z1000 dito. Nakita nyo naman, guys, Z1000. Oh, halos all stock lang, guys, pero guwapo na. Magkakaroon din tayo nyan na, guys. So yun, guys, oh, dami siya. Tapos may mga mags din, tsaka rims, guys. Dami mga gulong din, guys. Kaso yun nga lang, bilang lang. Ah, brother, ano po? Ha? Naka-op. Naka-onyan, gagi. Okay, let's go. Tara, tara. Para rekta Nueva Ecija na, guys. Ayan po, yung aking kumpare sa harapan. Kumpare kong pupun. Aming destination, guys. Ay, entra po. Kaya sana, guys, sa akin lang, tigilan na natin ang brand wars, guys. Dahil hindi po nakakaganda ito sa imahe ng bawat brand. Kasi kung tutusin, guys, pare-pares lang yan, motor. Pare-pares lang yan, magaganda. Meron nga lang talagang sinatawag na China o sirain. Pero honestly, guys, nasa paggamit nyo pa rin yan kung paano kayo gumamit ng motor nyo. Kasi kung para subas kayo gumamit ng motor at kumbaga hindi nyo rin naman naalagaan at hindi nyo mini-maintenance monthly, baliwala rin, guys, dahil nonsense din yung maganda motor nyo kung para subas kayo gumamit at walang maintenance ang inyong mga motor. Hindi nyo lagi chine-check up every 2-3 months ng langis, o kaya yung gear oil, kung meron kayong gear oil, kung scooter yung gamit nyo. Tapos sa mga dekadena naman, yan, check nyo yung kadena nyo, yung sprocket nyo. Nasa ano lang yan, guys, pagkaalaga. Kung maayos kayong mag-alaga, guys, tatagal sa inyo ang motor nyo, kahit China pa yan. Kaya sana, guys, yun nga, sa akin lang, tigilan na natin ang brand wars, guys. A few moments later. Alright, guys, so ngayon, nandito na tayo sa Nueva Ecija. Ng arko. So okay, so ngayon, ayon sa aming magiging trangko na admin ng Nueva Ecija chapter, na meron kaming pwedeng likuan. So iikot nga lang. So ayun po ang aming trangko ngayon, si Albert Palbito. Okay, so siya po ang magiging road captain for today, at pupunta kami sa Labi River. Honestly, guys, si Albert ay may pupuntahan pa yan na Binyagan, pero dahil dito ang destination, ihahatid muna niya kami sa mismong Labi River para makaligo ang buong grupo. At after nun, mauuna na siya, guys, dahil hindi na rin siya makakapagtagal dahil nga sa Binyagan na pupunta niya, dahil biglaan din yung Binyagan niya na sinabihan siya. Para hindi naman na nakakalungkot sa napag-usapan namin nung mga nakaraan dito na siya magiging road captain, eh ihatid kami ni Albert sa Labi River na pwede namin panigungan. So hopefully, guys, sana maging maluwag ang checkpoint papasok ng Nueva Ecija, o sabihin natin nandito na tayo sa Nueva Ecija ng boundary. So sana maging maluwag, guys. Thank you.
Okay, so yun, nakita nyo naman, meron checkpoint. Pero ang chine-check po nila is yung mga nakasasakyan. So sa motor, nakita nyo naman guys, yung unang checkpoint, hindi po sila naninita. So, alright. So, hopefully sa second checkpoint at sa iba pang checkpoint na ating dadaanan ay mas maging maluwag din katulad ng dinaanan namin. Magbabalik tayo kapag nasa Labi River na tayo or malapit na tayo sa Labi River. So, see you guys! Many, many minutes later. Alright guys, so galing na kami sa Labi River. Kaso hindi kami pinatagos dahil sa masyado na daw maraming riders na pumunta. Pagka may lalo na maraming riders, so hindi na po sila papapasok. Yung pinangali na kami na medyo pinangali na kami ng dating, kaya ayun, naabutan kami na cut off na kami na matasok. So ngayon, pupunta kami, pabalik kami sa dati namin pinanggalingan sa may bandang 7-Eleven. Tapos doon namin pag-uusapan, final decision kung dediretso kami ng dam ng Tarlac, ay ng Tarlac, ng Memesia sa may dam doon na pwede daw rin matigo. Pero hindi nga, for decision po natin guys, hopefully wala na kung mapagkasuntuan ng buong buko ay sisihan. Maubos mo lang ng giga 50 o kaya at least hindi na ubos sa bowl. Di man mo upit ML, sa akin ay ayos to. Nakita ko ng pitik mo, sa akin ay ayos yun. Kaya ligtan mo aking pansinin, huwag mo lang salawin ang alat, kung di naman kita dadalhin. Bizarres Idol.